Momshies! Welcome back to my channel. This is Momshie Ellie at iba pa. And today is July 21st. Ayan. So, yung kung bago lang kayo sa aking channel, subscribe the button na po. Paki-click na yan. And pati yung notification bell para po maging updated kayo sa mga ganap ni Momshie. So, today guys, gusto ko munang i-shout out si Mom Shiklay, si Mommy Klay, and ang kanyang channel is Abundant Growth by Mommy Klay. Ayan. So, isa ko siyang ka-momshies dito sa aking channel na supporters ko rin siya. Ayan. Next time na ako mag-mega shoutout sa mga loyal ano ko, subscribers. Pero ngayon kasi, na-promise ko sa kanya, sabi ko, yung vlog niya kasi today, kaninang umaga, nag-iwan kasi siya doon ng tanong niya. Nag-iwan siya ng tanong niya doon. So, sabi ko sa kanya, promise ko, as promise nga na sasagutin ko yun by doing a vlog para din ma-shoutout ko siya kasi na shoutout niya ako. So, yun. Diba, tulungan lang. And by the way pala guys, meron siyang FB group. Ang pangalan ng FB group is Mommy Vloggers and Content Creators.ph. So, syempre, ang mga nandun is mga momshies din. Okay? Na mga vloggers. Ayan. So, ayun. Hindi ko na ipuput in details. And when, naiilang kasi. So, hindi ko na ipuput in details yung sinabi niya. I'll just put the link in the comment section para mapanood niyo kung ano yung sinabi niya. Masasasagutin ko lang kung ano yung tanong niya at na iniwan niya. So, ang tanong niya kasi, kung makakaipon daw ng 10,000 pesos ba to, moms? Pesos yung inano ko kasi. 10,000 pesos. Para saan daw siya gagamitin o ano yung magiging purpose mo. Yun. So, ako, binasi ko na lang to na kung halimbawang mix. Kung halimbawang nasa Pinas or nandito. Pero mostly kasi sa Pinas, kung nasa Pinas ako, parang ganun yung pagbase ko sa kanya. Yung magiging purpose no 10,000 pesos. Ayan. So, hinati-hati ko siya. Okay? Hindi ko alam kung sa inyo, kung paano nyo, ano, kung ano nga yung posibleng maging purpose ninyo. Pero ako, ito yung opinion ko at yung talagang sa tingin ko naman, pag nakaipon nga ako ng 10,000, ito pa rin yung gagawin ko. Yun. So, unahin na natin. Nagbigay ako ng part ng 10,000, ibibigay ko siya as tithes. Okay? So, ibibigay ko siya sa, para sa church. Ayun. Sabihin natin 1,000. Ayan. 1,000 pesos yung ano ko para sa church. Minimension ko na lang yung amount mga mamsha kasi ang pinag-usapan is 10,000. So, yun. Kaya, bakit tithes nagbibigay din ako? Kasi talaga ito mga mamsha, sa case namin ni Dada, kung hindi niyo po na ano, minsan basta meron kaming mga charity act na ginagawa or ano yan, yung on our own little way na charity, pero iba pa rin kasi yung tithes na sinasabi. Yung charity kasi is yan yung parang will mo yan talaga na binibigay mo, pero yung tithes kasi parang nasa Bible kasi siya na parang ano siya eh, parang form of kautusan siya. Na ano, basta next, ano ko na-explain niya. Anyway, yun lang, in short lang, naniniwala ako sa tithes, naniniwala kami ni Dada sa tithes, at naniniwala kami kung cheerful giver ka, malalaman mo rin naman kung anong balik sa inyo yan, and at the same time, sabi nga, we cannot outgive yung kung anong kayang ibigay sa atin ni God.
yun. Maliit na bagay lang yung ibinigay natin para sa kanya, pero pag bumalik yan, hindi mo masasabi kung kailan, kung saan, pero i-bless tayo ni God in many ways, yan. Sometimes in ano pa, 10,000 folds, and hindi ko maano yan, hindi ko ma-specific, pero kasi kasamin nangyayari na kasi yan, nangyayari na, and patuloy pa siya nangyayari, na alam mo yun, yung kahit na anong problema mo, when it comes sa monetary, financial, talagang hindi kami nasisiro, ganyan. Yun lang yung share ko sa inyo, kung bakit tithes yan. Next, maglalagay ako ng 1,000 para sa co-op. Kasi yung co-op namin, meron doon na savings and then share. So, maglalagay ako ng 1,000 para sa savings. Maglalagay din ako ng 1,000 para sa share. Bakit co-op? Ang co-op kasi guys, yung savings, okay, separate. Yung share, okay, separate. Ang share kasi, ito yung guys na naiipon na amount na pwede mong parang siya yung magagamit mo when it times na kailangan mo na siyang, kailangan mo mangutang sa co-op, ganyan. Parang meron kang part, share mo nga, yun naman, makakautang ka. At the same time, yung sa savings naman yun, as a form of savings. Pero guys, parehas tong kumikita. Yung sa amin kasi, sa experience namin, parang quarterly meron siyang tubo. Tumutubo siya. Yun. So, dagdag ano yun, ba diba? Parang hindi natutulog masyado yung ipon mo. At the same time, nakakatulong tayo sa mga, sa layunin nung co-op na yun, kung anong para saan yung co-op na yun. Nakakatulong siya sa mga tao, kasi nga, basically, nagpapautang din sila, ganun. Tsaka, yun nga, yung mga ano nila, yung mga layunin nila. Yun. So, meron na tayong 3,000, di ba? So, susunod naman, maglalagay ako sa MP2 account ko ng 2,000 pesos. So, bakit din 2,000 pesos? Naisip ko kasi na malaki siya, at the same time malaki rin naman kasi ang tubo ni MP2 at government guaranteed. Yung lagi ko sinasabi, wala pa siyang tax, so okay mag-ipon doon. Pangalawa, kung siguro nasa Pilipinas din ako, mag-set aside ako ng 1,000 pesos. At try ko siyang i-invest sa GCash, kasi meron ano lang to eh, parang mura lang siya na i-invest mo. Yung talaga namang kahit tumaya ka, kumbaga hindi ka lang masyadong ma-hurt kapag nalugi or what. Pero at least meron kang itatry mo na, alam mo yung pampalago. Then next, pwede rin akong maglagay or maglaan ng 1,000 pesos para sa Bitcoin. Ayan. So, bakit Bitcoin? Kasi sa Bitcoin, pwede mo rin itong gamitin ng staggered. Halimbawa, so, 1,000, ano, pwedeng 200 yung ganon, unti-unti. Kasi, syempre, may mga araw na maganda ang, basta, alamin mo yun eh, kung paano yung, kung kailan ka dapat na ano mag-i-invest ng ganun. Yan. Ayoko nang palawakin yung paliwanag. At yun nga, Bitcoin. And then, next is, siguro bibili ako ng isang prepaid healthcare voucher worth 2,000 pesos. Meron yan. Minsan makakabili ka na prepaid healthcare voucher. Yung one-time use lang ito. Tapos, ang alam ko meron doon na parang covered ka up to 80,000 pesos or 60,000 pesos. Basta depende sa bibilhin mong voucher. At maliban lang, kasi merong nakalagay doon na parang maliban lang, hindi niya covered yung stroke. Yung parang ganun.
Pero meron ding for kids. So, depende. Basta ito lang, nasabi ko lang na pwede akong makabili ng isang prepaid healthcare voucher sa halagang 2,000 pesos. So, this you can use this one in times of emergency. Yung parang ganun. And lastly, ilalagay ko yung 1,000 pesos na titira sa bank account ko. Okay? Bakit sa bank account? Actually, si bank account at saka si co-op savings, parehas kasi silang liquid. So, pag sinabi nating liquid, sila yung madali mong mawi-withdraw pag kailangan mo. Hindi katulad kasi ni MP2, ni GCash, ni Bitcoin. Hindi mo sila madaling agad-agaran na makukuha. Pero si Bitcoin kasi, pwede mo siyang i-convert into pesos. Tapos, pwede mo rin pambayad. Pwede mo siyang gamitin as for purchasing, ganyan. Transaction, parang ganyan. Pero yun nga, si co-op at saka si bank account, siya yung napaka-liquid niya na bagay. Madali tayo mag-withdraw. So, magagamit mo yan na, syempre, pag kinailangan mo, katulad namin, minsan nagkakaroon ng delay minsan sa sahod. So, yun, may mga account na doon nakakakuha kami ng medyo pampaluwal muna namin pansamantala. Kaya, yun. Yun yung mga bagay na kung saan ko pwedeng gamitin. Pero alam nyo guys, marami kasing option naman talaga kung may 10,000 pesos ka na naipon. Maraming option yan. Kasi ako pa naman sa stage ko ngayon, wala pa naman akong business and nandito pa ako abroad. So, ang tangi ko lang magagawa sa ngayon is ilalagay ko muna siya sa savings. Kasi doon din ako nag-focus ngayon. Sa savings, pero savings na hindi natutulog. Savings na alam ko namang kikita. Yun. And, pero kung nasa Pilipinas naman ako, na talaga, yung 10,000 na yan, pwede na rin yung makapag-start ng business. For sure yan, ang dami-dami yung business na kahit nga 5,000 lang, 3,000, meron ka ng business na startup na yan. Yun lang mga momshies, and for you, Mommy Clay, thank you dun sa vlog mo and sa shoutout mo. And again guys, paki-support po si Mommy Clay sa kanyang channel Abundant Growth by Mommy Clay. And yung FB group niya, Mommy Vloggers and Content Creators.ph. Ayan. So, next time na ako may mega grand shoutout. Kasi ang dami ko rin mga momshies na patuloy na nagsusupport-support sa akin. So, yun lang. Good night to all of you guys. And God bless us all. Bye!